Hello, mga ka-chubby! Hello, mga ka-chubby! Today, magluluto na naman ako ng corned beef. Pero, ibang recipe naman. Lalagyan naman po natin ng repolyo. Ayan, napakadali lang po nito. Siyempre, hindi mawawala ang ating sanglata ng corned beef, ilang piraso ng bawang, at isang sibuyas, at repolyo. Hindi po lahat ilalagay yan kasi maglalaga po ako ng repolyo para sa aking amo. Ang para sa akin naman ay yung ginisang repolyo na may corned beef. Kaya tara, umpisahan na po natin. Mag-chachap na po ako ng sibuyas at bawang para matapos na to. Para maging bongga na. Okay, let's continue to chop the onion. Mag-iingat lang po tayo, mukhang matalim ang ating bisyo. Ayan, natapos na po natin i-chop ang ating onion. Bubuksan na po natin ang ating nag-iisang corned beef. Okay, meron tayo ditong susi para sa corned beef. Kita niyo ba? Ayan, gagawin lang po natin. Huwag niyo pong wawalik ng susi dahil mahihirapan po tayong buksan ang ating corned beef. Mukhang mas matino itong corned beef na ito kaysa yung nakaraan. Ang hirap buksan yung isa. Ito, nakisama siya. Okay, let's go. Ayaw mo nga ba? Oh my gosh. Ayan! Ayan na po ang ating corned beef. Start na po tayong mag-gisa. Okay, yan na po siya. At ito na po yung nilaga kong para sa aking amo. Sa sobrang dahil po kasi ng repolyo, kaya naisipan kong mag-gisa na lang ng corned beef kasi isa lang po ang aming lutuan dito. Ito lang po yung pinakamalaki. Kaya yung akin na lang ay ginisang repolyo na may corned beef. Hindi po kasi magkakasya lahat dito yung repolyo. Tingnan nyo. Ayan yung natira. Kaya lalagay ko na lang sa corned beef po. Kaya yan. Let's start to gisa-gisa. Let's start to saute our corned beef. With the cabbage. With garbage. Ano yun? Okay mga ka-chubby, start na po tayo mag-gisa. Lalagyan po ng konting exhaust fan. Pagpasensyahan nyo na po at sobrang ingay. Kasi pag hindi ka naman lalagyan ng exhaust fan, baka mapagalitan ako ng aking amo mamaya. Baka mangamoy ang buong bahay. Kasi napaka-cute ng bahay dito. Buti na lang may divider dito sa bandang kusina namin. Ayan. Nabubuksan po yan eh. Yung divider na puti yan, pwede pong buksan yan. Ang sa kabila po niyan, yun na po yung dining table niya. Kaya sinarado ko muna kasi magigisa muna ako at magluluto para hindi mangumoy ang buong bahay. Ayan, dami ko pang kwento. Baka sobrang init na ng aking pan. Baka maluto ng gusto ang aking bawang. Hihinaan ko muna. Okay. Eto, sulo na talaga. Maglalagay na po ako ng olive oil. Ayan, napakadali lang po nito. Parang ano lang. Simple lang talaga. Parang yung ginisang corned beef na may patatas na napaka-common naman gawin. At napakadali. It's just the same. Instead of potato, repolyo naman. Nasaan ng ating chansey o kaya yung kahoy na lang para hindi magasgasan ang ating pan. Okay, hintayin lang po natin uminit ang ating sa sobrang bilis kong magsalita nabubulol talaga ako. Tagalog pa yan, paano pa kaya kung ibang lingwahe? Kakaloka no? Yan, hintayin lang po natin uminit ang ating olive oil and then ilalagay na po natin ang bawang, sibuyas and corned beef. Tapos yun, okay na.
Tapos lalagyan na po natin yung repolyo. Gigisa-gisa lang natin. Tapos? Tapos! Okay, ito na po ang ating bawang na matapon pa. Ano ba yan? Yan. Sobrang nahinaan ko yata itong repolyo kung hindi na tumutulo. Ayan, gigisa-gisahin lang po natin ang ating bawang, paamuin ng bonggang-bongga para mangamuy ang buong bahay. Ay, nalimutan ko tuloy ang exit sauce pan, kaka-explain ko. Ayan. Ayan, pagpasensyahan nyo na po, talagang maingay ang aming exit sauce pan. Ayan, okay na po yung bawang, huwag po natin gawing brown na brown kasi mag-iba ang lasa ng ating gigisahin ulam. Next, ang ating sibuyas. Thank you.
kasi okay na po siya. Titimplahan ko na po siya. Ayan mga ka-chubby, luto na po siya. Titikman na po natin kung okay na ba yung lasa ng ating dim sum or bake. Okay, yan mga ka-chubby. Don't forget to like, comment, and subscribe to my YouTube channel, Mabetchubby Mariano or Mabetchubby Mariano para bongga. Hello, hello mga ka-chubbies. Chubby is the new sexy. Bongga!